Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singgalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singgalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singgalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin
sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ikalimang araw ng nobinaryo sa karangalan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay Sir Reverend Father Bernard Urpina, ang ating resident guest priest. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa ating pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayon sa ikalimang nobinaryo misa para sa ating paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Ating pasalamatan ng Diyos na tayo ay naririto muli kasama ang ating mga parokyano kahit na ilan lamang. Ngunit ito ay nagpapahiwatig na walang kupas ang ating patuloy sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano upang tayo ay pamanalin sa pamagitan ng sakramento, lalo na sa banal na misa. Kaya, mga kapatid, hilingin natin ang panalangin at pamamagitan ng ating mahal na patron upang lagi tayong masigasig sa ating pamumuhay bilang Kristiyano at laging patatagin ang ating pananampalataya sa Kanya. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at tatnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Abulis sa Diyos, abulis sa Diyos, abulis sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umagat hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong hayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit nakailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magdiwang kayo at magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwinan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, na makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may nalinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibigkaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong kantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating lubinaryo bilang paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. At palagay ko, tayo ngayon ay binigyan ng pagkakataon upang madarama natin ang pagpapala, ang galak at saya, ang ligaya na kahit sa anumang mga pagsubok, mga hadlang ay nananatili tayo sa ating pagpupunyagi na sundin lagi ang kalooban ng Diyos. At yan, mga kapatid, ay ang ipinapahiwatig sa atin ng ating mahal na patron ayon sa ating narinig mismo na mga pagbasa sa Salmo o sa Alleluia verse bago ang mabuting balita na siyang tinatawag na pinaka program, ang pinaka blueprint, ang simulang patnubay ng ating paglalakbay patungo sa Diyos. Ang tinatawag sa Ingles na the Beatitudes. It is always good to come back to the Beatitudes every now and then. At very timely sa ating halfway through sa ating Novena Misa para sa kapistahan ng ating mahal na patron. Upang tayo ay tumuklas muli sa tinatawag na kaloob-looban ng katangian at kailangan na kalinisang budhi na ating pagyamanin bilang mga Kristiyano at bilang mga deboto ni San Antonio de Padua. At yan nga, mga kapatid, kung ating susuriin ang buhay ng ating mahal na patron. Ayon nga sa ating makikita na larawan, nariyan ang banal na sanggol sa kanyang mga kamay. At nariyan ang simbolo ng kadalisayan ng kanyang puso, ang lirik. At minsan ating makikita na ang banal na kasulatan ay hawak-hawak ng ating mahal na patron. Kaya nais kong ipokos ang kaniyang hawak na divino sanggol, ang ating Panginoon Jesus. Dahil lagi niyang sinusunod kung ano man ang kalooban ng Diyos, kung ano man ang mga salita na itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga aligad, sa sinaunang mga Kristiyano, at sinunod ng ating mahal na patron ang kanyang laging pagpapangaral sa mabuting balita. At palagay ko, ito ay ang ipinangaral din ng ating mahal na patron, na dapat tayo ay maging mapagkumbaba katulad ng ating patron. Siya ay mapagkumbaba sa kanyang kababaang loob
tinutupad niya kung anuman ang kalooban ng kanyang mga superior. At siya ay nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. At siya rin ay isang mahabagin na pari at pantas. Kaya nga, napakaraming tao na umaroon lagi sa kanya upang makikinig lagi sa kanyang mga panutong at pangaral. At kaya, nariyan ang sinabi sa Ebanghelyo, mapalad ang mga may malinis na puso. Kaya ang ating mahal na patron ay mayroong malinis na puso. Ang liryo ay ang tanda ng kanyang kadalisayan at kalinisan ng kanyang puso. At kaya makikita niya ang Diyos. At siyempre, ang nakikinig sa kanyang mga pangaral ay nakikita rin nila ang Diyos sa kanya. Palagay ko rin, siya ay gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo. At siya na itinuturing ng Diyos ang lahat ng mga nakinig sa kanya at sa mahal na Jesus na anak ng Diyos. At kahit na pinag-uusig, sila ay sumunod pa rin sa kalooban ng Diyos dahil siya ay sumunod lagi sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pananampalataya, ito ang tungkulin ng bawat isa sa atin na mga Kristiyano. Ito ang tungkulin, lalo na sa mga devoting ng ating mahal na patron sa buong buhay. It is a work of a lifetime, ika nga, to give priority to the virtues, ang mga kahalagahan sa Ebanghelyo, ang 8 Beatitudes, upang tayo ay lumago, tayo ay tumubo, umunlad sa ating buhay Kristiyano upang tayo ay magiging tunay na mga larawan at wangis ng ating Panginoon Diyos. Dahil ito ang tawag ng bawat isa sa atin. Tinatawag tayo upang maging banal, katulad ni San Antonio de Padua. Tinatawag ang bawat isa sa atin na maging mapalad. Dahil tayo ay nagpupunyagi lagi na laging magpakumbaba, laging mahabagin, laging minimithi ang kalooban ng Diyos, laging gumagawa ng daan ng ikapagkakasundo ng bawat isa. Kaya sa ating mga naranasan na mga pagsubok, mahigit 2 buwan na, ito ay palagay ko pagkakataon upang talagang subukin ang ating bawat isa. Tayo ba ay nananatili na masunurin sa kalooban ng Diyos tulad ng ating mahal na patron? Kaya hilingin natin muli ang kanyang tulong, ang kanyang panalangin at pamamagitan upang mananatili tayong matatag sa ating tawag upang lagi tayong maging mapalad hanggang tayong lahat ay magkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa kaharian sa langit. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo. Panginoon, ng ubasan upang lingapin ng kanyang maawaing mata ang mga kahilingan ng ating puso, patuloy tayong itinataguyod ng kanyang pagmamahal sa gitna ng mga suliranin at unos. Sa bawat
Panalangin ang itutugon natin. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang ating inang simbahan. Kasama si Francisco na ating Santo Papa, si Broderick na ating tagapangasiwa, si Benito na ating pastol, at ang lahat ng mga nakikibahagi sa ministeryo ni Kristo. Nawa ay madaumayan sila ng bayan ng Diyos, lalo na sa panahong ito ng pandemikong COVID-19. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idanalangin natin ang ating mga pinuno sa bansa, pati na ang mga naglilingkod sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, naway lalong mapalab sa kanilang puso ang tunay na paglilingkod sa bayan at pagmamahal sa mga mahihirap at inaapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang ating mga kapatid na mahihirap at yaong mga nagpapagal para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng mga paghihirap ng buhay, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng mga kamay at labi ng kanilang kapwang tumutulong at nagpapagaan ng pasanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang mga kabataan sa lahat ng panig ng mundo, lalo na yaong mga biktima ng pang-aabuso at eksploitasyon. Sa pamagitan ng mga halimbawa ni San Antonio de Padua, mabiyayaan nawa tayo ng pusong mapag-aruga at kamay na dumaramay sa kanila, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang ating parokya na naghahanda sa kapistahan ng ating Pintakasi. Sa gitna ng paglagi natin sa bahay, nakasama ang ating pamilya at mga mahal sa buhay, naway maghari at mangibabaw pa rin ang ating pagmamahalan at pagkakawang gawa sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Sambitin natin na ngayon ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming buhay, dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Kami nawa ang naghahanda sa kapistahan ni San Antonio de Padua ay maging kasangkapan ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inialay ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan, ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusalob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagar at sinabi, tanggapin niyo ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami mga sasalosal sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, lalo na si Juanito Gieli Senior at ang lahat ng mga nasawi dahil sa COVID-19 na may pag-asang sila muling mabubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na mga nagkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Thank you.
aming ibinadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon espiritual, aking Jesus, na nalalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ikaw ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinagap naming banal na pagkikinabang, ngayong si San Antonio de Padua ay inarangalan, ay magdulot nawa sa amin ng ligayang magpakailanman pakundangan sa ginaganap namin sa mundong ibabaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod pang lahat para sa Orasyo Imperato. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo pong lahat para sa pag-insenso sa relikaryo ni San Antonio de Padua. Siupo po muna ang lahat para sa mga paalaala. Magkakaroon po tayo ng pamamahagi ng St. Anthony's Bread sa araw ng dakilang kapistahan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua, sa darating na 13 ng Hunyo, Sabado, mula 10:00 ng umaga hanggang tanghali sa mga barangay. Wala pong pamamahagi na tinapay sa loob ng simbahan. Dahil dito, nananawagan kami sa lahat ng nais mag-donate ng tinapay na pakidala lamang ang mga ito sa araw ng Huwebes at Biyernes, June 11 at June 12, mula 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Pinapaalam po namin sa lahat na bukas po ang opisina ng ating parokya sa araw ng Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo, mula 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Sa araw ng dakilang kapistahan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua, tayo po ay magkakaroon ng prosesyon sa ganap na 4:00 ng hapon. Sa pamamagitan ng motorcade, ang lahat po ay nakasakay. Sa mga may sariling sasakyan, maaari po kayong sumama.
Pasalamatan po natin ngayon ang mga nagsipag-alay sa misa natin ngayon. Ang Barangay 727 sa pamumuno ni Chairman Gabriel Baskina, Barangay 731 sa pamumuno ni Chairman Ariel Dakis, Barangay 732 sa pamumuno ni Chairman Roberto Reyes, ang Ministry of the Ward sa pamumuno ni Sister Belinda Vergara, Neo Catechumenal Way sa pamumuno ni Brother Dom Portugal, Justinian Community sa pamumuno ni Sister Sally Basco, ang Legion of Mary, Presidium Immaculate Our Lady of Perpetual Help sa pamumuno ni Sister Juvie Despres, Legion of Mary, Presidium Mount Carmel sa pamumuno ni Nida Tuason. Ang Legion of Mary Presidium Mount Carmel ay sa pamumuno ni Nida Tuason at ang Presidium Our Lady of Our Mother of Perpetual Help ay sa pamumuno ni Juvie Despres. Atin din pong pasalamatan sa Reverend Father Bernie Otpina, ang ating resident guest priest na namuno sa ating Banalamisa ngayon. Salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y natutuwa rin sa ating pagdiriwa ngayon na nakikita kumuli ang inyong mga mukha kahit na nakatakip ng face mask. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Me too.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, paggalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.